Glory to God. Glory to God. So God. Let me pray for you. Narinig niyo ba ako? Tayo na naman. Yeah, please. So, gusto ko lang ipaliwanag po sa inyo na meron po siyang, bibigyan po natin siya ng corona dahil nakatagal niya, bibigyan pa rin siya, ay dito pa rin siya nagtatayo, at dito pa rin siya nagpapaalam. I hope na isang sakto po si Ate Vicky na hindi yung pagdating din ng problema ay nalayasan po natin yung problema. Yun po, kailangan natin harapin para pagdating ng panahon tayo po ay magtagumpay. Hindi tayo talo at tumuhin po tayo panalo. Amen? Hindi talo. Dahil kung dito makakaranas tayo ng problema, tayo yung aalis, ikaw ay talo. Yun po, kailangan po natin tayo ay panalo, mas panalo. Gagamitin lang natin yung pangalan ng Panginoong Hesus na siyang pinaparalan po natin kanina. So, ibigay ko po kay Pastor Alin para ihat. Ibigay. Sir Vicky, sabi ng Lord, ang salita niya, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sa 20, sabi niya, teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you. And lo, sabi niya, I am with you always, even unto the end of the world. Kaya yung pag-uwi ni Sister Vicky, ay hindi ito yung katapusan ng kanyang ministry dito sa Hong Kong, kundi ito yung kanyang simula. Amen. Amen. Na tayo ay magkaroon ng extension doon sa Davao. Kaya gagamitin siya ng Lord para magkaroon tayo ng Revival Christian Church Global Outreach sa Davao. Amen. Sa pamamagitan po ng ating kapatid, alam niyo, Sir Vicky, ay bagamat yung edad niya ay talagang sabihin na natin ay ano, ay young na, young people. Young good, ganon. Kaya, tawagin ko si Pastor Rosel. Sige po tayo lahat.